Naranasan mo na ba sa iyong buhay na parabang walang kasagutan ang iyong mga dasal? Na gusto mo nang gumive up sa mga pinagdaraanan mo? Kasi parang hindi nakikinig sa iyo ang Diyos. Ito ang assurance ni Jesus sa atin sa gospel ngayon. How much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? May nakikinig sa ating mga pagsamo. Nakikinig ang Diyos at paniguradong may sagot si Lord sa ating mga dasal. Minsan yes ang sagot niya. Yes, bibigay ko sa iyo. Minsan naman ay no. Hindi ko ibibigay dahil may mas maganda akong inihahanda para sa iyo. At pwede ding wait. Alam ko ang right timing para ibigay ang hinihiling mo. Kaya kapag nagdarasal ka, huwag kang panghinaan ng loob dahil sure na may tugon sa iyo ang Diyos. G ka ba? G na, Bishop. Isang grasya mula sa Diyos ang anak. Pero dibiro ang magkaroon ng pito at mabigyan sila ng maayos na buhay. Masaya, subalit mahirap. Di namin maiwasan ang tatlong bagay. Una, matakot. Kaya ba namin ito? Pangalawa, manisi. Sinisisi ko ang aking sarili, ang aking asawa. Kuminsan pati ang Diyos kung bakit pito ang naging anak namin. Pangatlo, mag-alinlangan. Bakit hindi dinidinig ng Diyos ang aming dalangin? Bakit kailangan pati ang lupa at bahay namin ay muntik pang mailit ng bangko? Subalit sa pagdaan ng panahon at sa aming pagninilay, kailangan lang pala ay una, humingi kami ng may pananampalataya at iwasan ang panghinaan ng loob. The Lord is with us wherever we go. Also, fear is the absence of God in our lives. Pangalawa, maghanap at ikaw ay makakasumpong. Instead na sumuko, naghanap kami ng solusyon. We failed, but we tried again. It did not matter to us if we went slow. Natuto kaming maghintay. May tamang panahon pala para sa lahat na marahil iba sa aming balakin. Pangatlo, kumatok. Together with our children and our daily prayers, we kept on nagging God. We believe because of our persistence in prayer, hindi namin namalayan. Tapos na pala lahat sila at professional na. Tunay ngang napakabuti mo, Ama. Ikaw ay di kailanman nagpabaya. Salamat sa banal na Espiritu na naging gabay namin upang kumilos at mag-isip ng tama at ihanda ang aming sarili sa pagsunod. Ikaw ba, kapatid? G ka na rin ba?